Hi guys, it's me Daisy again and welcome back on my YouTube channel. So kung bago ka sa pamilya Daisy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking mga videos. Ang gagawin natin ngayon ay hindi na siya bago sa ibang content creator. Nagawa na to nila. Pero sa channel ko, first time natin itong gagawin. Ito ay ang What's in My Bag? Yes. So, fast forward. So, ito na nga po. Gagawin natin ang What's in My Bag, pero may kasamang questions. Yes. Sasagot tayo ng mga ilan sa mga questions o katanungan ng aking mga piling kaibigan. Charis. The fewer, the better. Charis. Yun na nga po. Okay, for... Bago natin simulan, what's in my bag? Actually, ang bag ko pala is... This is a, ang brand na po is Seco Sana. Yes, yan. Seco Sana po yan. Yes, ito po yung ginagamit ko lately. Ito siya bigay ng aking kaibigan na si Sabrine Amil, si girl. Yes po, binigay niya to nung birthday ko po. 27th birthday ko. Ito po yung binigay niya. Last April 29. So, ito po. Yan. And then, bago tayo pumunta sa loob, of course, meron tayong alcohol dito sa labas for safety. Diba? Tanggal bacteria, tanggal virus. Yan. And then, meron din po siyang compartment dito sa likod. Simulan natin dito muna sa likod. So, ito po siya. Tingnan natin kung anong meron sa likod. So, first is, meron tayong mga chargers. So, etong charger na maliit is, charger ko po ito sa electric fan ko po. Sa portable fan ko po. And then, ito naman siya is, charger ko siya. Ito naman siya is, charger ko sa AirPods ko. Ayan. Oops. Ayusin lang po natin para naman. Okay. Next is, ano ba mayroon dito? Aking anti-radiation na salamin. Yan, kung nakikita niyo. Yan po siya. Anti-rad na salamin. Yes po. So, ito lang po yung laman dito sa first, I mean, sa labas na compartment, sa labas na bahagi ng aking bag. Bago tayo pumunta sa loob, sisimulan na natin ang mga katanungan. So, for our first question, so magiging Taglish po tayo ngayon. I mean, Taglish ang ating pagsasalita. Basta yun na yun. Okay, so ang first na nagtanong po, kasi I ask questions, hindi naman tayo sikat, para mag-post kung may gusto silang itanong. So, yung mga piling tao na lang po ang tinanong ko kung may gusto silang itanong sa akin. So, ang first na nagbigay ng tanong is si Raymond Anastasio. Hi, Mon! Shout out sa iyo, Raymond. So, si Raymond po is kaibigan at kasama ko po sa trabaho. So, question niya, how was your vlog? To answer that, Mon, okay naman. Eto, nagsisimula ulit. Alam mo naman. And, bale, dalawang questions yung binigay nila sa akin po. So, the first question was, how was your vlog? So, to answer that, okay naman. Ito, nagsisimula. Bumabalik tayo. So, habang
nag-iisip tayo ng ibang content, ayun, gagawin natin kung ano may iisip natin. And then the second is, bakit mo napag-isipan mag-vlog? Actually, wala. Actually, hindi. Wala. Parang, nasa sarili ko na lang siya na mag-vlog. And, siguro na-influence ako ng ibang mga influencer, ng mga ibang content creator na marunong magsalita sa harap ng camera. Ayun, di siya naisip. Yes, naisipan siya, but it is in my, ano na siya na, what if mag-vlog ako ng mga ano, ng mga ginagawa ng iba. So, malay mo, diba, mag-click. So, ayun. Sabi, proceed tayo sa ating what's in my bag. Okay, so ang una is, ito po yung laman ng bag ko. Yan. Yan ang laman ng bag ko. So, first, syempre, meron tayong wallet. So, itong wallet po is, binili ko siya for myself. Marami akong naano na para mas maganda or mas ma-bless yung money. I mean, yung wallet, if ibang tao ang nagbigay. Pero kasi ito po kasi is, na-attract ako sa visa niya. So, bubuksan natin ang wallet, ayun. Ang pera ko po is 200 na lang. Wala na pong iba. And then, resibo. Ayun, mga resibo na po. Then, 200. And then, dito naman po sa kabilang, ano, ito, mga IDs, yan, picture nung college grad, yun, mga IDs na po, and then yung mga ibang resibo, and then yung coins, ayan, dito po. Ito lang, and then next is, ito yung, nagdadala po talaga ako ng ganito for important documents para hindi siya maano. So, ginaganon ko lang siya. Pinufold para naman. Hindi siya as in fold. Ganito lang para maayos lang po siya. At least hindi siya mapunit or mabasa. So, may ano siya, transparent na envelope. Okay. Next is tissue and then wipes because this is a not paid ano ha brand. Charis! Ito po is takpan ko na lang. Wipes. Kasi mahilig ako sa wipes. Mahilig sa wipes. Syempre, ginagamit natin to. And then, another wipes. This wipes is for shoes. So, nakita ko lang din po ito sa TikTok. Yan. Next is, of course, brush. Hair brush. Of course, umbrella. And, ito din po, powder. Kasi hindi na ako gumagamit ng, anong tawag ito yung press powder. And then, I have my perfume. Yes. Baka naman, pen shop. And then, ito naman po is, dito ko nilalagay yung mga ginagamit ko sa mukha. Like, yung lip gloss, lipstick, and then mascara. Ito yung press powder na to po is para for mirror purpose lang siya. So, hindi siya yung press powder talaga. For mirror lang siya. And then, eyebrow ko, yan. Yan lang po. And then, ball pen. Yan lang. Kasi hindi na po ako mahilig ngayon mag-makeup. Actually, hindi ako mahilig mag-makeup. So, for ano lang siya, para maging presentable lang tayo. So, yan po yung mga nandito sa loob. Meron pa po tayo dito sa mga gilid-gilid. Bago tayo mag-proceed dyan, mag-answer,
Let's answer the questions naman ni Sabrin Amil. Yes, yung nagbigay ng bag na to. Question niya, what's your biggest fear? Biggest fear ko, syempre, mawalan. Maiwan. Mawala yung mga taong importante sa buhay ko, pamilya ko, of course. Yung, syempre ngayon, yung husband ko, and sa magiging anamin. And then, wait. Nga, naputol tayo kasi may tumawag. So, yun na yung first question ni Sabrin Amil is, what's your biggest fear? Yun na girl is, maiwan, mawala yung mga taong importante sa akin, pamilya ko, husband ko, and of course, yung mga anak, magiging anak, basta mga importante yung tao sa buhay ko. And then, the second question is, what's your comfort movie? Actually, ako kasi, hindi ako mahilig sa movies. Hindi siya actually na hindi ako mahilig sa movies. Like, napapanahon yung kinakahiligan ko. Pero, when it comes to comfort movie, yung A Walk to Remember, yun talaga kasi, parang naano namin ng sister ko, youngest sister ko yung na movie na yun, na parang na-touch as, hindi siya, I mean, na-touch kami yung nakuha yung loob namin na yung actor and actress doon na they give in talaga sa emotions as in parang ikaw yung nandoon, parang ganyan. Next, let's proceed to the next questions. This question, hindi siya questions pala, kasi isa lang siya. This question came from my ninang. Ninang, yes po. Ninang namin sa kasal. And also my co-worker. She is Miss Joey Cabral. Okay, so ang question niya is, you are serene, but when you're angry, you are calm. How did you manage to keep your cool? Ang lalim, ate, shout out sa iyo. Ang lalim niya, guys. I am serene, but when you're angry daw, I am calm. How did I manage to keep na maging cool? Actually, isa siguro sa mga tawag na to, isa sa mga attributes bang tawag dyan? Isa sa mga personalities ng April, tulad ko, April babies ako, isa siguro sa mga personalities namin na okay lang, like, when you have done something from me, it's okay, palalagpasin ko, okay pa rin ako sa'yo, I forgot what you did, easily marunong akong magpatawad agad, and I don't took revenge, and pero pag sinabi ng boiling point, meron at meron din po kami, ako, umaabot din po tayo sa boiling point na yon, na may limitasyon din po. Kaya po ako, kahit galit na, or kahit gustong-gusto ng sumabog, wala, ganun pa rin ako. I stay as calm as I am. Ayoko ng gulo, ayoko ng
gusto ko yung peace of mind. Yun yung iniisip ko po. Kaya siguro, ganun yung ano niya. Kasi, ganun ako eh. Pag hindi na kaya, pag kailangan nang i-refer, kailangan nang tawagin ng attention, that's the time siguro na I don't keep my cool. Okay, anyways, let's proceed to, eto siya is tanong ng aking kaibigan din na mag-asawa kasama din sa trabaho, si Mr. and Mrs. Lozano. So, ang questions nila is, what are your preparation months before you deliver or before your delivery on your twins? Yes. When in terms of preparations, actually wala. In terms of mga gamit naman is okay na. So, konting bibilhin na lang. Kasi, yung iba kasi binigay, yung iba din is galing sa mga pamangkin ko. So, konti na lang yung bibilhin namin. And, sa delivery naman is, syempre, prayers will help you na maging okay, na maging normal, na maging smooth ang delivery. And I know naman from myself na I can do it for the twins and syempre for my own family as well. Na yun, ang prayers talaga yung prep, yung ano, in terms naman sa mga gamit, madali lang yan eh, pero yun na yung prayers, and then yung mga taong nakasuporta sa amin, sa family ko, sa family ng husband ko. Yun. The second question is, how do you see yourself or family 5 years from now? Yes, 5 years from now, we are on the stable, and we are stable financially, ano na, stable, and bagong buhay, bagong journey, kasi may anak na, may mga anak na, and as husband and wife na rin kami, and hopefully na kung ano man yung dreams namin for the upcoming years ay masungkit namin or matupad namin, dalawang mag-asawa. Yes. And yun, proceed muna tayo kasi I have 5 questions pa from 3 persons, from my 3 friends. Okay, and then next, i-ano muna natin, kasi medyo mahaba, charis. So, etong dito sa first na, ano, lagayan, is wala. So, ang second is, eto, I have pilot pen and ball pen. So, teacher ka, charis. And then, eto din po is parang medicated oil. Yung same lang like sa mga katin ko, then sa mga sa Bisaya pa, haplas. Ano yung mga haplas? Eto siya is bigay ni Mama Rose, yung mother-in-law ko po, mother ng husband ko. So, binigay niya sa akin nung pumunta siya dito nung kasal namin. So, sabi niya sa akin na daw kasi grabe yung tinatawag namin panuhot, guys. So, eto. Thank you, Mama Rose. And then, of course, the AirPods. Eto po. Next is, eto na po yung pinakamalaki na may zipper. So, I have also my clip. Small clip. And then, itong juicy. Kasi mahilig din po ako sa juicy. Any kinds of juicy cologne. And then, eto din po is press powder Maybelline. So, binigay din po to sa akin nung
dati kong nakatrabaho. And then, of course, yun lang. And then, coins. Yun, may naiwan pala akong coins. So, that's it for what's inside my bag. So, ngayon, focus tayo, focus. So, ngayon, ang gagawin natin is, i-answer na lang natin yung mga tanong nila. Okay, for the next na, well, ilalagay ko po yung mga nailabas kong gamit dito sa bag. For the next questions is, galing naman po ito sa high school, is galing naman po siya sa high school best friend ko or buddy ko na si Miss Algay Rose Capito. So, ito po si Miss Gail is nasa Manila na po siya ngayon. Nag-migrate po yan siya. At dyan niya po nakita ang kanyang forever. Yes po. So, ang question niya is, do you carry anything that comes with a memory or an emotional attachment? I carry with an emotional attachment. Wala. So, may tawagan kasi kami niyan po. Tolek. Wala. It comes out lang po. Tolek. Parang mga tolekan. Yung ganyan. Mga high school, ano natin. Mga high school na ano natin. Do you carry anything that comes with a memory or an emotional attachment? So far, wala. Oh, wait. I think meron, pero it's a small, ano lang po, remembrance of my mother. So, hindi ko na lang po sabihin kasi sa religion purpose na lang po. So, it's a rosary, pero sabihin ko na lang, it's a rosary, mini rosary po na binigay sa akin ng mother ko. Hindi ko siya tinanggal kasi hindi naman po siguro yun issue pa kasi nag-iba ako ng ano na po. It's a respeto na lang po. And then, let's proceed to the next question. Is there anything in your bag that shouldn't? Is there anything in your bag that shouldn't be there? Oo, may, opo, meron. Eto, hindi ko na ito dapat dinadala, pero nandito pa rin sa bag ko. So, anyway, tatanggalin natin. So, yun. Yung pressed powder na yun. Okay? So, next is from Rizel Joy de la Cruz is also my coworker and a friend. Ito na, napakahirap naman ang tanong mo, Cheng. Okay. So, first question niya is, What personality traits do you think I most admire about you? Meron ba? Bakit ako maghuhula? Tinatanong ko kayo kung may questions kayo sa akin. Personality traits do you think I most admire about you? Siguro Cheng yung pasensya. Mahabang pasensya. Charis. Personality. Hindi ko maano, Cheng. Hindi ko siya. Comment ka na lang kung ano. Mag-comment ka after you watch this video. Hindi ko kasi alam. Kasi nakadepende yan sa'yo. But I think siguro is, what personality traits do you think I most admire about you? Siguro yung personality ko na considerable. Yung
saying yes always, or mahaba ang pasensya, or ano ba? O naloloko. Charis! Hindi ko ma-answer siya. Pero comment ka after you watch this video. And then, what personality traits do you admire most about me? Okay, so ito siya is ina-admire kita because not all the people can do this. I mean, not can do this. Can admit that ito sila. So, ito na yung pagiging prangka. Yes. Prangka in a sense na you don't say it without proof or validity. You say it with approve or yun na, yung valid siya and yun talaga. So hindi mo sasabihin na na walang sense. Ganun. Na ganun ka, prangka ka and syempre yung ano ka, generous. Yes. Wala kang questions. If you want to help, you help. Ganon ka. And me can satisfy, can justify na totoo na generous ka when it comes to ano, if meron, you can give, you can support, you can give a help. Yun. And then, ito na, last but not the least, ang aking friend namin ni Sabrina, na busy ng life ngayon. Ito si Mr. Daniel Toledo. So, tanong niya, paano tanggalin yung mga cravings nang sa ganon makapag-ipon tayo? Kasi daw, nowadays, ang mga tao is mahilig sa cravings. Bakit mo sinasabi sa akin yan, Daniel? Bakit mo din natanong? Hindi ko din alam. Anyways, to answer your question is, actually, hindi naman yan, ano, ang cravings is, ang alam ko is sa mga buntis. But, kung cravings ng mga hindi naman buntis, baka siguro reward for themselves, reward for themselves na in a little, parang matanggal lang yung siguro yung stress, parang nagiging stress reliever nila, de-stressing nila yan yung mga cravings nila, ganun. And then na in terms naman sa para makapag-ipon is actually nasa sayo yan if mag-iipon ka or you will just get some or a little of your ipon or savings para lang to justify na naman para lang to maano lang yung cravings mo. Nasa sayo naman yan kung mag-iipon ka or ubusin mo lahat ng pera mo sa pagkain as long as happy ka sa ginagawa mo. Walang masama doon. As long as hindi ka nakakasakit and syempre listen mo din yung family mo. So, it's okay and you also help others who are in need. So, okay lang naman yan. Mag-cravings tayo. As long as we are happy. Happy tayo sa ginagawa natin. Tulad na lang ng ginagawa natin ngayon. Anyways, so, shout out sa aking mga friends na sila Raymond, Sabrine, Joey, kina Errol Gino Lozano and Jimada Lozano, kay Gail Rose Capito, Rizel Joy de la Cruz, and kay Daniel Toledo. Maraming salamat sa mga questions ninyo na, ayun, nasagot na natin. Alam kong hinihintay ninyo ito. So, ayan na guys, napagbigyan ko na kayo. Napagbigyan. So, ayan na nga, hintayin na lamang ninyo, or kung napanood na ninyo, comment down below kung na-answer ko
ang mga katanungan ninyo. And of course, I would like to shout out my husband. Yes, wala po siya ngayon kasi night shift siya ngayon. So panggabi po siya, duty siya ngayon. So ako lang po. Anyways, kung nasan ka man, mahal kita, Charis. Shout out kay Jebert Alcizar. Ingat ka dyan, mahal. And ayun na nga po, guys. Thank you for watching. I hope you guys like my video. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye! Bye, mga kapatid! Bye, Familia Daisy! Mwah.